kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Dahil sa kinalakihan na uri ng sitwasyon sa kanilang lugar at pamilya, ay hindi na naging katakataka ang pinasok na uri ng buhay ng mga anak ng nakatatandang paruhinog. Matapos madali ang kanilang amang si Octavio noong September of 1990, ay hindi natinag ang kanyang mga anak na lalaki upang ipagpatuloy ang gawain ng grupong itinatag ng kanilang ama. Naging kinatatakutan ng mga magkapatid sa kanilang lugar dahil sa dala nilang peligro sa kahit na sino na gustong kumalaban sa kanila. Hindi naging sapat ang lugar ng Uzami sa magkakapatid na paruhinog, kung kaya't kanila pang dinala ang kanilang kilabot sa sentro ng Kamaynilaan. Hindi nakapalag ang bawat gwardiya sa bangko at pati na ang mga armored vans na tinitira ng magkakapatid. 2,000,000 piso ang nadali nila sa bangkong Solid Bank sa Tangub City noong 1988, 12 million pesos mula sa Monte de Piedad armored van noong 1990 sa Rojas Boulevard, 5,000,000 piso sa RCBC Pampanga at 12 million pesos sa Traders Royal Bank sa Buendia noong 1991. Habang nagkakamkam ng pera ang magkakapatid sa bawat matagumpay na pagbira nito sa makursunadahang bangko at mga armored vans, ay siya namang pamamayagpag ng kanilang pinsan na si Carmelito Calasan at grupo nito sa panghuhold up ng mga bangko sa Iligan, Gensan, Cebu at Metro Manila. 1993, nang maaresto sa Cainta Rizal si Nato, kung kaya't hindi na pinalawig pa ng dalawang natitirang magkakapatid na sina Aldong at Ardot na sila'y mahuli ng mga otoridad, kung kaya't kusa na itong sumuko at hinarap ang kasong assault at pagnanakaw sa bangko na inihabla laban sa kanila. Pero hindi man lang pinawisan ng magkakapatid sa paghihintay ng kanilang kapalaran dahil ang mga kaso nila ay maagang na-dismiss bunga ng kakulangan ng ebidensya. Matapos ang kanilang panalo sa kaso, ay sabay rin silang naglaylo. Tumakbo ang mga ito ng iba't ibang posisyon sa pamahalaan sa kanilang bayan at nanalo. Si Nato ay naging board member ng Misamis Occidental noong 2001. Naging alkalde naman ng Uzamis City si Aldong, samantala si Ardot ay naging konsehal. February of 2002, si Nato ay lumuwas ng Maynila para dumalo sa isang local government seminar. Kasama nito ang tatlo niyang pinagkakatiwalaang mga tirador. Ito ay sina Perlito Agapon, Emmanuel Roa at isa pang hindi na pangalan ng kasama. Alas 3:30 ng hapon, sakay ng taxi papuntang Robinson's Ermita sina Nato at mga bodyguards nito. Inabutan ng red light ang kanilang sinasakyang taxi, kung kaya't napatigil ito sa intersection papuntang Rojas Boulevard. Ayon sa mga nakakita, habang nakahinto ang taxi na sinasakyan ni Nato, maya-maya pa'y may isang lalaki na may hawak-hawak na 2 kalibre .45 na baril ang pumunta sa likurang bahagi ng taxi kung saan si Nato ay nakaupo, at bigla na lang nitong binira ng daladala niyang 2 kalibre .45. Kaagad na gumante ang mga tirador ni Nato na nasa loob ng taxi sa lalaking tumira sa kanila sa labas. Nagkabanatan ang magkabilang puwersa, kung kaya't may mga tinamaan ng ligaw na bala. Isang lalaking nagtitinda ng mangga at babaeng customer ng McDonald's ang tinamaan sa hita. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, ang bumanat kina Nato ay kaagad na umangkas sa isang motor matapos makipagputukan sa mga kasamahan ni Nato na nasa loob ng taxi. Ang deskripsyon ng lalaking ito ay maliit, payat at maitim. Dahil nasa loob ng taxi sila Nato at mga tirador nito, ay hindi na nila nagawang makaporma, kung kaya't pasok na pasok ang bawat bira ng tumira sa kanila. Tama sa dibdib ang inabot ni Nato, samantala ang tirador nitong si Perlito ay tama sa tiyan ang natamo. Hindi na nasagipan ng mga doktor sa hospital si Nato. 5 empty shells ng kalibre .45 ang natagpuan ng mga nag-imbestiga sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa kapatid ni Nato na si Aldong, politika ang rason sa paglikida sa kanyang kapatid. Ayon pa sa tirador nitong si Emmanuel, noon pa man daw ay may mga natatanggap ng banta sa kanyang buhay si Nato. Malamang anya ay sinundan sila ng bumira sa kanila mula Uzamis hanggang Maynila.
2016. Matapos manalo bilang presidente ni Rodrigo Duterte, ay sinimula na nito ang pagwalis sa tinatawag nilang latak ng lipunan. Ito ay ang mga sangkot sa ipinagbabawal na bato, isa sa mga pinangalanan ng presidente bilang protektor ng ipinagbabawal na bisyo ay ang Pamilya Paruhinog. July 30, 2017, tumba ang alkalde ng Uzamis City nang ito'y nanlaban umano sa grupo ng kinatatakutang si Police Colonel Jove Espinido sa nangyaring raid. Kaagad na sumibat ng bansa ang kapatid nitong si Ardot matapos ang nangyari sa kanyang kapatid, kung kaya't kaagad itong pinaghahanap ng batas para panagutin sa mga aligasyon laban sa kanya bilang protektor ng pinagbabawal na bato. Sa isang speech noon ng Pangulo, sinabi nito na handa siyang magbigay ng 5 milyong pisong pabuya sa sinumang makakahuli kay Ardot. Walang planong sumuko o magpahuli si Ardot, kung kaya't ginamit nito ang kanyang pera at koneksyon para makaalis ng bansa. Pineke ang lahat ng kanyang mga dokumento para maitago ang kanyang totoong pangalan. Sa Taiwan, napadpad si Ardot at doon nagtago sa loob ng 10 buwan hanggang sa nahuli ito ng mga otoridad sa Taiwan sa kasong illegal entry. Kaagad na ipinalam ng gobyerno ng Taiwan sa Pilipinas na hawak na nila ang hinahanap nitong si Ardot Paruhinog. July 27, 2018, sinalubong mismo ni Nooy PNP Chief Oscar Albayalde si Ardot nang ito'y dumating na sa NAIA. Maliban sa aligasyong sangkot ito bilang protektor ng pinagbabawal na bisyo, si Ardot ay may naghihintay na ring mga kaso. Ito ay ang 2 counts ng murder at kasong may kaugnayan sa Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Ayon kay Ardot, wala raw tumulong sa kanya sa kanyang pagtakas noon papuntang Taiwan. Barko raw ang kanyang sinakyan papunta doon mula Pilipinas. Habang andon, ay palaboy-laboy lang daw siya sa lansangan at palipat-lipat ng apartment na tinitirhan. Kaagad na dinitain si Ardot sa PNP Custodial Center sa Quezon City hanggang sa dinala ito sa Uzamis City noong September 3, 2018 para dumalo sa hearing ng kanyang kaso. Madaling araw ng September 4, 2018, nagulat ang nagbabantay na pulis ng kanyang ginising si Ardot Biyernes ng umaga at hindi na ito nagre-response. Kaagad na ipinasuri si Ardot sa City Health Office ng Uzamis at kanilang kinumpirma na ang tumapos sa buhay nito ay cardiopulmonary arrest. May mga haka-haka man na foul play sa pagpanaw ni Ardot, pero hindi na ito napatunayan pa dahil sa ang pamilya nito mismo ay hindi na nag-request pa na masuri ang wala ng buhay na katawan ni Ardot. Si Ardot ang tinaguri ang last man standing matapos madali ang kanyang mga kapatid. Isa pa ring banta noon si Ardot sa kalakaran ng ilegal na bato kung hindi ito nahuli at kung hindi ito pumanaw ayon sa mga otoridad. Namayagpagman at nagtamasa ng yaman bunga ng kanilang mga ilegal na gawain noon, pero sa huli ay natikman din nilang maging miserable ang kanilang mga buhay dahil sa kanilang mga kasalanan sa batas. Ikaw, gusto mo pa rin bang maging si Ardot Paruhinog? Gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.